This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel are meant for educational and informational purposes only. I cannot guarantee you will make money nor will have the same experience as mine in this video. I'm just showing you different websites, apps, and methods that have the potential of making money. I'm not also a financial advisor nor an expert in such. So make sure you always do your own research first. Hey mga kajiji, welcome back sa aking channel. And for today's video, I'm going to share with you another NFT game where you can earn extra income. Just so you know guys, itong NFT game na i-share ko po sa inyo, I need po ng investment. So remember to invest at your own risk, okay? Nag-share lamang po ko sa inyo ng mga reviews and information with this specific NFT games na sinishare ko dito sa channel ko. Pero nasa sa inyo pa rin po ito kung gusto nyo itong subukan or hindi. Okay? So ano pa bang hinihintay natin guys? Simulan na natin. Una sa lahat guys, hindi po ako financial advisor. Nag-share lamang po ako sa inyo ng mga specific apps or sites or NFT games kung saan pwede kayong kumita or may potential kayong na kumita ng extra income. And sana po guys, maging malino po sa ating lahat ng mga pinopost ko po dito na videos is for educational and informational purposes only. Nasa sa inyo pa rin po ito kung gusto nyo itong subukan or hindi. Please do your own research first and invest at your own risk. And sana maging malinaw ito sa ating lahat. So guys, ito po yung share ko sa inyo na panibagong NFT game, which is itong Dungeon Swap. Okay? So ito yung kanilang website. Makikita nyo dito, "Hey there adventurer, welcome to Dungeon Swap, the first DeFi RPG game on the Binance Smart Chain. Stake now, earn DND token, and get ready for your dungeon adventure." So ayan na, we have a fully functional DeFi yield farm and staking pool ready for you to earn the DND token. Also, we are in full force developing tabletop RPG style web game experience with NFTs. So parang katulad din to guys nung Crypto Blades, no? So may similarity sila ng game style, so which will help you earn more. What's more important, of course, is to have fun. We hope you enjoy spending time on Dungeon Swap as much as we do. And take note, if you are new to DeFi or even cryptocurrency, click here to theoretical lecture. So may kung newbie ka lang guys, click nyo lang tong link na nandito guys para mag-guide po nila kayo. So ito na no guys, makikita nyo dito, ayan, may farms and staking sila. So yung game nila guys, actually hindi pa siya nare-release pero ito yung magiging itsura niya, no. So guys, ito yung example picture po ng kanilang NFT game dito sa kanilang website. So ayan yung merong the armory, here you will find your NFT equipment. Feel free to check them out. Be careful not to break them. Ayan. So, ayan, may weapon na yun. Parang example nga, guys. Ayan, oh. So, may necklace, may other weapons pa. Ayan, may axe pa. So, meron dito, makikita nyo sa category, may weapons, element, thunder. So, may similarity nga siya, guys, sa iba pang NFT games din. Bonus point, 15, level 20, and type is sword. So, possible na meron mga iba't iba klaseng weapons dito. Ayan, meron din silang parang lore or parang identification ng weapon. So, this sword having a translucent bluish blade. So, ayan, makikita nyo naman dito, no, guys. Parang meron silang information din ng mga weapon nila. So, dito naman tayo sa kasunod, no? Ayan, no? Ang pangalan ng game na ilalabas nila dito, guys, is yung The Dungeon. So, makikita nyo naman dito, guys, no? Ayan, no? Sa gilid, ito yun, no? Pag pinagdod nyo yung home, tas kinlik nyo itong The Dungeon, ito yun. Ayan, guys. Malapit na guys, within this coming days na po ito i-release, ay no, Q2 to Q3 2021. Ito nga no guys, makikita nyo dito, welcome to the dungeon. The dungeon adventure starts here. Undead monsters, more monsters pa, even great dragons abound in these lands, sowing terror and fear among the common folk, but providing great opportunity for aspiring heroes. You can turn and run, but where's the glory in that? Enter now and prove yourself against the evil powers loose in the realm. So yan guys, need po natin ng 3 DND para makapag-start po dito sa The Dungeon. Okay?
Tapos, meron sila dito campaign, The Immortal Lich for Bidding Castle. So, ayan na guys, oh. So, meron jackpot rewards. So, 5D&D naman ang kailangan dyan. So, lipat natin, oh. So, dito naman, ayan, makikita nyo campaign, The Boss Battleground. So, para makalabad kayo ng boss fight, need nyo po ng at least 50D&D. Okay? Para makakuha din kayo ng rewards din. So, lipat natin. So, ito yung example ayun, guys. Oh, makikita nyo yung parang gameplay nila. So, parang maganda nga siya, guys. Makikita nyo, level 7 Spider Queen. Ito, I think, one of the characters to dito sa game nila. Then, ayun, makikita nyo. Na being in this creepy room can only be the Spider Queen Kaleen. Looks like the spice had it right. She bears her fangs and hisses as you approach. So, I think ito one of the characters or bosses here in the dungeons. Okay? So, ayan, no? Kapag natalo mo, pwede kayo makakuha ng rewards. So, hindi natin sure, guys, kung ganito ba talaga kalaki yung makukuha niyo rewards dito. Kasi since ang token is volatile nga po yung mga prices ng crypto. So, pwede nilang baguhin yan. Okay? Take note of that. Ganon din po sa pag-boosting and sa jackpot. So, wag yung i-expect na ganito rin. Possible na pwedeng tumaas or possible na pwedeng bumaba yan. Okay? Pa yung isang warrior na makikita nyo dito na boss fight. So, pag natalo nyo, may makukuha din kayong reward. So, gaya nga na sinabi ko, wag nyo i-assume na gantong kalaking rewards yung makukuha nyo na D&D dito. No? Pwedeng tumaas yan, pwedeng bumaba. Depende sa price po ng token nila. So, ayan, the famed gladiator Clozig guards the door to the Lich Domain. The ogre is covered in scars from his years of battle and doesn't look the least bit worried as you approach. So, ayan, makikita nyo naman, may strategy din sila dito, guys. So, may bayad, guys, pag may special attack, no? Pero di pa natin alam, maaaring pwede nilang baguhin yan. Okay, di pa naman na natin nakikita yung official game. So, possible na pwede may changes dyan, okay? So, may attack, yung strategy, may attack, may special attack, may escape. So, makikita nyo rin, guys, sa baba, may winning chances. Ayan, oh. And may NFT drop chance. Dito sa game na to, possible na makakuha din po kaya ng NFTs. Yun ang maganda dun, no? So, abangan natin yan, guys, once na ma-release yung game. Kung may katanungan pa po kayo about sa The Dungeon, ito nga po, no, makikita nyo dito. So, yung game nila is written by a professional player, ayan, oh, na nakakaalam po doon sa Dungeon Team Tabletop RPG game. So, para mas maging interactive po ito sa mga players, yun nga po, no, para maging mas kaaya-aya pa ito na laruin sa public. Then, yung second naman is, there will be 3 dungeons, yung pinakita ko sa inyo kanina. May training field, may immortal lich for forbidden castle, and the boss battleground. Then, sa pangatlo, guys, kung nagtatanong kayo regarding about kung may bayad ba, yes, nakita nyo naman kanina, yung pinaka-minimum is you need at least 3D&D para maka-entry po kayo sa dungeons. Okay? Hindi natin too sure, guys, kung babaguhin nila kasi nga, di naman natin masasabi yung prices ng D&D token is pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. So, possible na pwede pa nilang i-change yan or baguhin yung mismong fee sa pag-enter sa dungeon, okay? Then, ito nga, after that, you are free to leave the dungeon anytime with your D&D reward, okay? So, di ko alam kung one-time fee to, guys, hindi natin to sure. So, i-confirm ko po yan once na ma-release yung game, okay? Kung may katanungan pa kayo about if ever na natalo kayo, once na ma-release yung game, kung natalo kayo mismo doon sa battle, pwede pa rin kayong makakuha ng NFT, okay? So, hindi lang po ito palagi sa mga nananalo dito sa game na to. Pwede rin, may chance pa rin po kahit matalo po kayo sa battle, okay? Na manalo ng NFT. So, number 5 naman dito makikita nyo, kung may katanungan kayo or meron kayong question about doon sa kanilang system, kung kaya ba nila i-prevent yung cheating. So, ayan, makikita nyo naman, sabi naman nila dito is there is a top class mechanism to prevent cheating, compromising the blockchain pseudo-randomness that has not been seen in any blockchain games. So, asahan na lang natin to, guys, no, na mape-prevent yung system nila o yung ginagamit nilang parang mechanism para ma-prevent yung mga cheaters dito sa game na to. Okay? So, number 6 naman is the extra D&D earned by the dungeon will be burned both automatically and manually, reducing the overall supply of D&D. So, eto, guys, gets nyo na dapat to, no? So, mostly naman yung ibang games din, possible na magkakaroon din ng mga burning dyan, eh. So, ayan, yan yung number 6 natin. So guys, regarding about sa mga monsters sa level, ayan, makikita nyo naman dito sa number 7 natin, you may see different monsters even if you enter the same level of the dungeon as the monster you encounter is randomized each time. So random yung makikita yan, guys,
sa per level dito once na makita nyo yung mismo sa game, okay? So number 8, the odds of earning an NFT will increase as you progress to further level in the dungeon. The last level of each dungeon has a almost guaranteed chance of earning you an NFT. So yun nga guys, pag nakaabot kayo sa pinaka last level ng each dungeon, maaaring makakuha tayo dito ng NFT guys, okay? Number 9, no tax at all in D&D and the dungeon. So we'll see about it guys kung totoo tong no tax nila. So abangan natin yan once na ma-play na natin yung game. Then number 10 is there will be 8 elements. So may katanungan kayo diba about sa elements? Ito na yun guys. So there will be 8 elements in the realm and they are all interrelated, which is embedded into every monster and every weapon, shield, etc. 11, the elements are, kung may katanungan kayo, ito nga yun guys, water, fire, ice, wind, earth, thunder, light, and dark. So ayan na guys, no, if ever na may questions kayo, basahin nyo lang po ito nandito sa video na to. And ayan na yung mismong kasagutan guys, okay? Guys, paano nga ba kayo makakabili ng D&D tokens? So ito na nga guys, try na natin bumili, no. Makikita nyo dito sa CoinGecko, i-refresh natin, nagbago na ang prices ng ano, dungeon swap. So ito, ayan, nasa $12.19 siya dollars. Then ang gagawin natin, punta po kayo dito sa dungeon swap. Then punta kayo dito sa trading market. Kaya makikita nyo dito, no, pwede nyo palitan yan guys. Kung makikita nyo, i-coconnect nyo muna for yung wallet nyo. So pwede kayong kumonnect dito using MetaMask. Ayan, i-coconnect ko yung account ko. Connect. There you go. So dito, pwede nyo palitan yan guys, BNB to D&D, okay? So meron tayo dito, ayan yung sa BNB natin, makikita nyo 0.45, and bala ko bilhin sana is kahit mga 5 BNB. So, pag kinonvert natin siya sa dito sa may CoinGecko, so mga 60 USDT siya. So, pag kinonvert natin siya sa... There you go, dito. Mga 61 na. Gawin natin 61. 61 to BNB. Mga 0.2 or 0.20. Gawin natin 0.21 para at least. Pero same na rin naman yan. 0.20. Gawin natin. Balik tayo ulit dito sa dungeon swap. So, mga lagay natin 0.21. Sakto natin. So, ito na siya, no, guys. So, makikita nyo, meron naman tayo pa dyan excess dyan ng mga 0.2 if ever na may matitira naman. So, bala ko bumili ng 5 D&D tokens. So, swap na natin yan, guys. O, click nyo lang po itong swap. Guys, may lalabas na ganito, no? So, ang gagawin nyo lang dito, ayan nga, confirm swap nyo lang. There you go. Then, may lalabas dito. Ito yung total na makukuha sa atin, 0.21, 11226. Confirm ulit. Then, pwede nyo siyang i-view on BSC scan. Okay. So, ayan na siya. Wait nyo lang siya, guys, ha. Okay. So, eto nga, no, guys. Confirm na po siya, guys. Ayan na, makikita nyo. Confirm na. Then, pag bumalik tayo sa dungeon swap, close natin to. So, saan nyo siya makikita? So, dapat makita nyo siya sa mismong, eto. Ayan, no. Makikita nyo siya dapat dito. Makikita nyo rin dapat siya na naka-add na yung mismong D&D token sa Binance Smart Chain Wallet nyo or sa MetaMask nyo. Ayan. So, yun, no. Ang gagawin ko dito, guys, is hold ko muna siya until ma-release yung game. So, tignan natin, guys, kung ilan ba yung requirements. So, for me, guys, ito nga ang aking in-invest muna dito, which is 5 D&D tokens. Okay? Gagawin natin dito, makikita nyo naman. Hindi pa naman natin sure, guys, kung ano ba yung total requirements per character or weapon dito sa the dungeon, dito sa dungeon swap. So hindi pa natin alam. Ang makikita na lang natin siguro once na ma-release na yung game this coming Q2 to Q3 2021, okay? And take note, ulitin ko lang po, huwag niyo pong expect na lahat ng rewards na to ay same. Possible na pwedeng tumaas yan, pwede ring bumaba. Depende sa price po ng D&D, okay? Di natin sure kung paano gagawin ng mga developers diyan, okay? And meron din po sila dito na liquidity fountain, if ever na gusto nyo. Ayan, meron din po silang fantasy farm kung saan pwede kayong mag-stake ng D&D BUSDT or BSD. Ayan, then meron din po silang alchemist pool. So dito nga guys, no, makikita nyo,
I know, you enter the alchemist pool. The formula here is simple. Just take your crypto here and take it back later. The alchemist will do the job. So, pwede natin dito pala i-stake, no, guys, yung D&D natin. So, approve contract natin to, no? Ayan. May 0.10 lang. Confirm natin. So, gagawin ko muna dito, guys, while we wait for the game. So, let's say, ilalagay ko muna dito yung ating D&D kung meron pa. Okay. Try natin muna i-stake since wala pa yung game, no? So, stake muna natin yung ating 5.26. Pwede ba natin i-copy to para lahat? Para at least lahat hindi masayang. Ayan. Okay. So, max na rin. Ayan. Then, confirm. So, may gas fee lang siya, guys. Take note nyo lang. Mababa lang yan. Confirm nyo lang yan. Wala pa yung mga 10 piso, 11 pesos, mga ganun. So, i-stake ko muna dito, guys, sa Alchemist Pool yung ating D&D tokens. So, guys, para at least kumikita din pa rin tayo dahil nga nag-hold tayo ng D&D tokens. So, para meron din tayong percentage. Ayun, may APR tayo dito. Makikita nyo dyan, no, guys. Ayun, no. So, pwede nyo yan i-harvest anytime. Okay? And makikita nyo, the formula is simple. Just take your crypto here and take it back later. So, yan. Habang naghihintay tayo sa game, dito muna natin ilagay. So, meron din sila dito, guys, yung NFT airdrop nila, which is, alam ko, tapos na to eh. So, pwede kayo pumunta dito kung meron kayong questions. Ayan, o. Oh. What is the difference between the special edition and the normal edition of the NFT reward? Both of these are beautiful and valuable NFTs and both you are used in the dungeon adventure. Just that the golden edition will be stronger and rarer in nature and thus is expected to worth more. So, ayan nga siya, guys. Then, meron din silang audit. So, ito yung parang if ever na questions kayo regarding about their smart contract, ito siya. Pwede nyo basahin yan, guys, doon sa kanilang website. Info naman, guys, ito yung white paper nila. So, ayan, no. Makikita nyo dito, no. Ito po yung lahat ng information about sa dungeon swap. So, dito nyo na siya makikita. So, medyo mahaba siya, guys, no. So, para sa akin, mas maganda kayo na mismo mag-research or mag-inspect nito. Para at least mas malinawan kayo, no? Mas maganda kayo pa rin po yung makapag-bakalam. So, ayun lamang, guys. Thank you for watching this video. Hope you like it. Don't forget to like and share this to your family or friends who are looking for some NFT games like this one, Dungeon Swap. And i-update ko kayo, guys, sa panibagong video when na-release na yung mismong game nila itself. So, mag-upload ako ng videos about it. So, make sure to subscribe on my channel. And also, hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga future videos ko dito sa aking channel. So, thank you guys for watching. See you next time. Goodbye and good vibes. Bye guys. See ya. Bye-bye. Stay safe, everyone. Ingat po tayong lahat.